Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nag-init ng mga braso si Monica habang nakahiga sa kama niya. Isa lamang iyon sa mga panaginip niya. Papaano ba naman kasi mapupunta si Atlas dito sa apartment niya? Eh hindi nga nito alam kung saan siya nagpunta. Nakakabaliw talaga ang pagod. Kaya naman, balak niyang magpa-check up para hindi na uli siya mag-hallucinate ng ganon. Uunahan na kita. It wasn't a dream. Napabaling siya sa kaliwa niya kung saan may upuan doon. Si Atlas iyon. Si Atlas. Napasigaw siya, napabalikwas siya, at nagbalot siya ng kumot. Nababaliw na ba talaga siya? You're not real. You're not real. What is wrong with you? Are you high on something? Tumayo si Atlas at lumapit sa kanya. Mabilis nitong hinawakan ang mukha niya at pinagmasdan iyon. Ilang hakbang lang ang layo ni Atlas sa kanya. Kaya naman ramdam niya ang kakaibang kaba na ganoon ito kalapit sa kanya. The last time she was this close to him was her the last night with him too. Ang huling gabi na nagkunwari siyang kaya siyang mahalin ni Atlas. He was meant for someone else at alam ni Monica na hanggang ngayon ay dinadala pa rin niya ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Bitiwan mo ako, sigaw niya. Tila siya takot na takot kay Atlas at lumayo dito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Monica. Ako? Wika ni Atlas. I'm here to fetch the spoiled brat. He sighed and then massaged his temple. Hanggang ngayon ay iyon pa din ang tingin nito sa kanya. Hindi niya ito masisisi. Kasi yun naman talaga siya dati. She was nothing but a spoiled brat na kayang gawin at kunin ang lahat na nais niya. Kahit pa hindi man lang niya ito pinaghirapan. Hindi, matigas na sabi niya. Hindi ako sasama sa iyo. Okay na ako dito. Ito ba? Nilipot nito ang tingin sa paligid. His eyes insulting every corner he lays his sight on. Dito sa bahay ng daga na ito? How can you leave her? I've been waiting for you to move since you first here. How? Nagtaka siya kung paano nito nalaman kung nasaan siya. She was very careful in keeping her truck hidden. Hindi ka mahirap hanapin at marami akong paraan para malaman kung nasaan ka. Bumalik ito sa armchair at umupo ulit. Hinahayaan lang kita with this little game, but it's time to go home, princess. Ayoko, mariin niyang wika. Ninong is dying, wika ni Atlas. At doon pa lang, tila nabingi na si Monica. Doon pa lang ay nakuha na nito ang atensyon niya. What? Anong meron kay Papa? He's strong kahit na 65 na siya. Tumayo si Monica at lumapit kay Atlas. Mamaya na lang siya magtatanong ng iba pang mga bagay. Ang mahalaga ay ang ama niya. He's still mad at her and he can't die without them being okay. He had a bad heart at may ilan pang fighting sa kanya. He had a heart attack last week. He gets weaker every day. Sabi ni Atlas sa kanya, his face sad in every way it can possibly be. Kaya mag-impake ka na, uuwi na tayo. Atlas, he's mad at me. Hindi kaya lumala ang sakit niya kapag bumalik ako? Napaupo siya sa kama. Pinipigilan niyang umiyak sa harapan ni Atlas. He's not mad. He want to see you. Trust me on this, Aspen. Ngumiti ito sa kanya. Miss na niya ang mga ngiting iyon. It's been a while, she sighed. Ikaw lang talaga ang tumatawag sa akin ng ganyan, wika ni Monica. It's a good name, sagot ni Atlas at nagkipit ito ng balikat. Mag-resign ka na sa trabaho mo. I'll get the plane ready right away para makauwi na tayo. Muntik na niyang makalimutan na ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay mula sa dalawang pinakamayayaman at ma-impluensya mga pamilya sa Pilipinas. Ang mga Villafuerte at Tan. His mother inherited a huge airline company, food manufacturing and garments line, habang ang ama naman nito
ay isa sa mga pioneer ng business industry mula sa construction hanggang sa luxury amusement. He is loaded and any woman who is lucky enough to be his wife will be swimming in money. Pero hindi naman iyon ang habol niya dito. She wanted his love, which she unfortunately couldn't get. At last, sabi niya, hinayaan kita to live your life as you. Please, Aspin, listen to me now. Asawa mo pa din ako. May tapang ang pagkakasabi nito na binigyan diin at ipinaalam nito sa kanya ang karapatan nito sa kanya. I need time. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag yung takot na uuwi siya ng Pilipinas. Natatakot siyang ibanaan lahat at napag-iwanan na siya. Then, I'll stay with you here. Hindi ako uuwi na hindi ka kasama. Umupo ito ulit sa kama. Maligo ka na. Papasok ka pa sa trabaho, hindi ba? Wika ni Atlas. Ha? Oo. Hinintay niya itong umalis ngunit nanatili itong nakaupo sa kinaroroonan niya. Hindi ka ba aalis? Tanong niya. Nope, ihahatid kita. Bilisan mo. Sabi lang nito. Napailing lang si Monica sa sinabi ni Atlas. It is so typical of him to be bossy. Malamang ay dahil boss ito kaya naman nadadala na sa buhay talaga. Has been a boss since he was 18, katulad ng parents niya. Binigyan na ito ng mga responsibilidad talaga. At 12 years na nakaraan simula nang magkaroon na ito ng kapangyarihan sa mga kayamanan ng mga ito. Hindi naman siya super nagtagal sa pag-aayos. Trabaho lang din naman ang haharapin niya. Kaya naman wala nang kailangan pang ayusin sa kanyang sarili. Kaso naisip niyang nandoon nga pala si Atlas. Baka isipin itong Lucian na siya. Dahil hindi malang siya nag-effort na mag-ayos sa kanyang sarili or anything. Kailangan mo ba talagang mag-ayos pa? Naiirita nitong tanong. Oh well, baka mali lang ang iniisip niya. Mapapansin ni Atlas iyon. Masama bang mag-ayos? She asked. Bakit? Dahil ba dun sa boss mong si Amboy? Kung hindi niya lang kilala si Atlas, ay huhulaan niya na may selos ang sinasabi nito. Pero dahil si Atlas nga ito, imposible iyon. He was always irritated about every single thing in this world. Tsaka wala ka bang mas mababang palda diyan? Anong masama? Hindi naman malaswa ah. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Medyo nakaangat lang naman sa tuhod yung haba ah. Hindi na provocative or anything. Since we have you been this conservative, kawawa naman si Alona sa'yo. Hindi kasing pasaway mo si Alona, sabi lang nito. Tapos ka na ba? Oo, let's go. May meeting pa si Manuel. Wow, first basis na kayo ngayon ng boss mo ah. Ramdam niya ang sarkasmo sa tono nito. What is wrong with you? After 6 years, mas lumala yung ugali mo at nag-walk out na siya. Bumaba na siya sa sidewalk at doon na lang ito naghintay. Ngayon na nga lang niya makikita si Atlas. Lagi pa siyang sinusungitan nito. Pasado 9:00 ng umaga na makarating sila sa building kung saan ang opisina nila. Iniintay niyang umalis lang si Atlas uli pero bumaba din ito at ibinigay sa valet ang susi. Ngayon niya lang napansin ang hitsura nito. He was wearing something different than the last night. Umalis ba ito at bumalik lang? Saan ka pupunta? Magtatrabaho din habang hinihintay ka, sabi nito. Ha? Dire-diretso sila naglakad papasok sa entrance ng building kung saan kailangan ng ID para makapasok ka. Hindi ka makakapasok nang wala kang... Good morning, Mr. Villaparte. Good to see you. Bati noong guard bago nito binuksan ang gate. Hey, how are you, Clark? I see you're doing well. Thanks. Kuminto pa ito saglit sa guard. I'm well, sir. Finally, got the lady on town. Sabay lingon ito sa kanya. Finally, taking her home hopefully. Ginitian siya na Atlas. Iyong tipong parang matutunaw yung puso mo sa sobrang ganda nung ngiti niya. Parang wala lang yung 6 na taon na tiniis ni Monica na huwag itong isipin. Napakawala na ito na magmahal ng iba. Pero pasaway ang puso niya. Mahilig ito sa pahirapan. Hindi na lang siya umimik at umibis at naghintay na lang siya na patapos magkwentuhan ang dalawa.
She was expecting at last to go up to her floor, pero nagpaalam na ito sa 10th floor pa lang, saying that he had a business to attend to. Siya naman ay parang mas magaan ang pakiramdam ever since. She can't deny the fact that she loves seeing Atlas around again. He just bring her the certain light feelings na never niyang naramdaman on her own. Tila ba dala nito ang magpapasaya sa kanya. "You look so happy," sabi ni Alex sa kanya habang nag-aayos sila ng files. "Really?" Napangiti siya. Bakit nga ba hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya? Tanong din niya sa sarili. "Yes, it actually looks good on you. You got laid?" Natawa naman siya sa tanong nito. "Ganoon ba kapag may nakasex ka?" Sobra talaga siya na culture shock noon nung bagong dating siya dito. She was used to going her vacation. Pero hindi naman kasi puro Americans ang nakakasalamuhan niya. Mostly ay Filipinos din. "Oh, hindi," tumawa siya. "Hindi, hindi. Will you have that glow?" Kumindat pa ito bago nagpatuloy sa ginagawa. Medyo nadismaya siya na hindi man lang siya sinundan ni Atlas. Kahit na noong lunch break, inaabangan niya ang bawat bukas ng pintuan since umaasa siyang makikita si Atlas. Mukha naman kasing marami itong alam sa kanya, kaya umaasa siyang pupuntahan siya nito. Napailing na lang siya. Instead na hintayin niya ito, ay tinapos niya ang trabaho niya at nag-advance na siya ng iba. Gusto niyang umuwi na, pero parang hindi pa talaga siya ready. Gusto niyang makita ang pamilya niya, pero natatakot pa din siya. She ruined a lot of lives and she can't pinpoint on how to fix it. "You going home?" Tanong ni Manuel sa kanya habang papasakay sila sa elevator. "Yep, hindi ko nga alam kung saan," ngumiti siya. Alam niya ang nararamdaman niyang saya ngayon. "Ha?" Huh? Itinagilid nito ang ulo. Baka sa mukha nito ang nagtatanong na tingin. Kasi, nagbukas bigla ang pintuan ng elevator. Si Atlas na mukhang masama ang timpla ng mukha nito. "Aspin," sabi lang nito na nakasakay ito sa elevator na iyon. "Kilala mo ba siya, Monica?" sabi ni Manuel. "Well, yeah, siya ay... I'm her husband for 6 years." Sumakay ito at pumagit na sa kanila ni Manuel. Halata naman ang gulat sa mukha ni Manuel. Wala naman kasing may alam doon na may asawa siya. She wanted a new life there and goal niya ay maging citizenship siya para ma-divorce niya si Atlas. Nang sa ganun, maibigay niya ang kalayaan nito at magmahal ng naaayon sa gusto nito. Every time he see her husband ay parang may diin pa iyon. Siguro hanggang ngayon, sinisisi pa rin siya nito sa pagkasira ng buhay nito dahil sa kanya. "Monica," sinilip siya ni Manuel mula sa gilid nito kasi natabunan na siya ng katawan ni Atlas. "Well, yeah," ngumiti siya ng tipid. "Hindi pa kita nakikitang kasama siya simula nung unang magtrabaho ka dito. This is actually the first time I ever saw him," sabi nito sa kanya. "Yep," nilingon ito ni Atlas. "Pero palagi mo na akong makikita mula ngayon, hanggang sa pag-uwi namin ng aking asawa." "Atlas," saway niya dito. "Oh, I see, too bad," sabi na lang ni Manuel. "Yes," segunda naman ni Atlas. Tumango lang siya at humiti ng alangan. Hindi niya alam kung bakit ganito si Atlas. Hindi ba dati sabi sa kanya nito, ay she's hard work? Di ba hindi naman ito kayang sabayan ang mga saltik niya noon? He's always wanted out. Nag-aalala ito sa kanya. Pero hindi siya nito kayang mahalin. Nagagalit ba ito dahil kailangan pa siya ulit nitong puntahan? She is still hard work. Pero sabi niya sa sarili niya, malaki ang kanyang ipinagbago. Mabilis na naglakad palabas si Atlas. Kaya naman sinundan niya lang ito. Nakatayo sila sa harapan ng building, waiting for their car, nang biglang tumawag si Alex sa kanya. "Hoy, Alex, anong mayroon?" "Hey, Monica, can I go with you? I don't wanna go home alone again," tanong nito. Ilang beses na kasi itong kamuntik manakawan going home, kaya ayaw nitong mag-isa. Nilingon naman niya si Atlas na nakakunot na naman ang noo. Siguro pwede naman nilang idaan ito. O kaya naman, siya nilang ang sasabay kay Alex, dahil baka may iba pang lakad si Atlas. "Sure, Alex,
nandito na ako ngayon sa labas ng lobby. Dito na lang tayo magkita. Then sabay na tayong umuwi, sabi niya dito. Hindi na niya ulit nilingon si Atlas. Sa 6 na taon, niyang tiniis na huwag makita ito. Tapos ngayon nakasama na niya ay parang pinagsakluba naman ng langit at lupa. Lagi ang hitsura nito. Ngumingiti sa mahalagang tao. Pero iyong mga ngiti na iyon ay walang para sa kanya. You're a lifesaver. I'm going down. See you, she said. Tapos ibinaba na nito ang tawag. You can go. I'll wait for somebody. Tapos pumarada na yung sasakyan nito sa harapan nila. Iniabot ng valet ang susi uli kay Atlas. Pero hindi ito gumalaw sa kinatatayuan. Natila mas galit. What? Kanina ka pa inis na inis sa akin, sikmat ni Monica. I'm not letting you go home with that Alex person you were talking to. I'm your husband and I have a say, sabi nito. Ano na bang ba ang problema nito? Issue lang lahat. Bakit ba siya sinundo nito kung ganito lang ulit sila? Her 6 months with him was heaven and hell. It seems like hell is beginning again. Hindi mo nga siya kilala. Siya? Nag-ibang hitsura nito. Muling umayos ang kanyang kilay at kalmado na ang kanyang mga anyo. Akala ba niya lalaki si Alex? Monica! Nagtatakbong lapit sa kanya ni Alex. Who's he? Atlas, her husband. Wika nito. Yes, never told anyone. Let's go. Sagot naman ni Monica. Tapos hinila na niya ito paalis. Get in, utos ni Atlas nang sumakay ito. Sumakay ka na lang please, pati ang kaibigan mo. We'll drop her off. Narinig mo ba ang sinabi niya? Ihahatid ka namin, okay? Sinikap niyang ngumiti. Pero inis pa din siya sa pagiging moody ni Atlas. Lahat ng tungkol sa kanya ay issue. Lahat ng tungkol sa kanya ay mali. Lahat ng ginagawa niya ay isang pagkakamali. Okay, sabi na lang ni Alex bago pinisil ang braso niya at sumakay. Makalipas ang 1 oras ay narating nila ang apartment ni Alex. Medyo malapit lang ito sa kanya, kaya naman naging close sila sa isa't isa. Dahil napakamasayahin ito, ito lang ang isa sa itinuring niyang kaibigan sa Amerika. Thank you Atlas, ginitaan ito ang lalaki na tumango lang. Thanks Monica, text me later okay? Loosen up and smile alright? No problem girl, see you. At bumaba na ito mula sa sasakyan. Kung kanina ay tahimik pa silang tatlo, lalo na ngayon na 2 lang sila ni Atlas, halos marinig na niya ang tibok ng puso nito. Malapit na ako dito, sabi niya. Alam ko, nakalibot na ako, sagot ni Atlas. Gusto mo ng pagkain? Pagpapadeliver na lang ako. Magpahinga ka na lang din, no matter how long she knows for sure na si Atlas pa din ang undoubted winner ng puso niya. Kahit nasaktan na nila ang isa't isa, si Atlas pa rin ang mahal niya. Hindi man ito alam, pero iyon ang totoo. Kaso hanggang kailan ba sila maglulokohan na kaya nilang maging asawa ang isa't isa? It was suffocating and a relationship should be like that. Okay, he said. Napag-isipan mo na ba ang pag-uwi? Hindi pa. Kailangan ko pa ng oras. Hindi pa din nawawala yung takot na nararamdaman niya sa puso niya. Life will not be the same when he goes home. Okay, narinig niyang bumuntong hininga ito. We're here. Nilingon niya ang paligid at nasa apartment na pala siya. Nagpaalam siya dito tapos bumaba na. Nais niyang mapag-isa kasi ang gulo-gulo na uli. Everything is coming at her with a speed light at hindi siya handa para i-handle ito. Paano niya ba haharapin ang buhay na tinakbuhan niya for 6 years now? May babalikan pa ba siya? Lumalim na ang tulog niya nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pintuan. It was nearly 1 in the morning. Sino na naman ba ang manggugulo pa sa kanya? Pagbukas niya ay si Atlas iyon. He's wearing a casual shirt with board shorts and sleeper. Usual na suot nito kapag natutulog. Halata ang pag-alala sa mukha nito. Atlas, tanong niya habang kinukusot ang mga mata gamit ang mga kamay. Ano ito? Get your things ready. Uuwi tayo ngayong gabi. They are preparing the plane. We'll leave right away when we confirm the flight. Pumasok ito sa kwarto niya at inilibot ang tingin.
get what you need. We can have everything else. Pwede ka mag-shopping pagkarating natin doon. At last, hindi pa ako ready. Nasa hospital si Nino ngayon. If you care about him, you should start packing what you need. At kinuha nito ang suitcase sa ibabaw ng isang cabinet doon. Hindi na siya nakapagsalita pa. Kaya mabilis na kinuha ang mga importanteng mga gamit at bagay na inilagay niya sa maleta. Hindi na siya nag-isip pa ng iba pang mga bagay. Nanatili siyang tulala. Kailangan niya makauwi. Kailangan niya makapagsorry sa mga magulang niya. Kailangan niya mabuo uli ang pamilya niya. Yun na lang muna ang mahalaga. Hindi man siya ready, ayaw niya naman na mawala ang ama nang hindi ito nakakausap. At last, we'll make it, she asked in the middle of packing habang tumutulo ang mga luha niya. I don't want to be late. You will not be late. I'm gonna make sure of that. We'll make it. Wika nito at ikinulong siya sa mga yakap nito. Wala pa man siya sa Pilipinas pero parang nakauwi na siya. Ang mga bisig ay kanyang tahanan na hindi niya pagsasawaan na laging uuwian. Ang simula ng lahat. Nang gabing tumakas siya sa kanyang kondo para umattend ng college party ng isa sa mga kaibigan niya. Everyone was dancing and having fun. Pati na din siya. She likes to be with people and celebrate party and just have fun. Hindi siya iyong tipong pabaya sa studies. Pero hindi rin naman siya katulad ng mama niya na matalino talaga. Pati ng Tito Roy at Tita Gail niya. She was just a normal student trying to get by. Have you heard? Tanong sa kanya ng kaibigan niya na host ng party na iyon na si Kara. Monica was kind of out of it kasi medyo madami na din siya nainom. Mabuti na lang at malapit na lang ang kondo niya kaya naman hindi siya mahihirapan na umuwi. What? She needed to shout para lang magkarinigan sila. Luisa Flores, yung Miss St. Faustin University last year, nag-graduate na. Is at last new girl. Somehow saw her with him, being lovey and dovey. Parang tumahimik lahat ng dahil sa narinig niya. Siya ay kasalukuyang incoming fourth year student sa St. Faustin University, isa sa pinakamalaki at prestigyosong university sa Pilipinas. Ang pamilya din niya ang may-ari nito, kaya naman may queen bee status siya dito. Nakukuha niya ang gusto niya at tinatrato siya ng mabuti ng lahat. Ano? Wala naman sinasabi sa akin si Ate Alta eh. She was panicking for real. Hindi pwede. Sa kanya lang si Atlas. I'm sorry, mahal. Sa tingin ko lang naman, hindi mo siya makukuha. Ngumiti pa sa kanya si Kara na parang crush lang ang nararamdaman niya para kay Atlas. Mahal niya ang supladong iyon. Look at your smiling like that. Hindi mo ba alam na my heart is broken right now? Gusto niya itong sapakin, kung hindi lang talaga niya ito kaibigan at kakilala. Princess, hindi naman kasi lahat ng gusto mo ay pwede mong makuha eh, sabi pa nito. Do you have anything against me? Bakit ganyan ka magsalita? May hinala siya sa tono ng kaibigan niya. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. You are betraying us by saying stuff behind our back. Naguluhan siya sa sinabi nito. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Monica, huwag ka na magunwari. You've been taking shit about us behind our back. At buti nga sa'yo yan. Pointless yung pagkahabol mo kay Atlas. Kasi kahit maghubad ka sa harapan niya, ay wala ka lang dun. You finally experienced the feelings of all the guys you brutally torn down for him. Hindi niya alam kung anong pinagsasabi ni Kara sa kanya. She's kind of mean and entitled, pero she does not talk shit about people. Kung ayaw niya dito, she tells them in front, pero he never niyang sasabihin niya pa sa iba. The only time she goes that ay kung tungkol sa fashion sense lang naman ng ibang tao. Anong pinagsasabi mo, Kara? I don't talk shit about people. Ituwid mo nga ang source mo, she shouted. Sabay pagsak ng tunog and silence befell them. Sadya ata pinapunta siya dito para lang ganito. Mali ang iniisip niya tungkol sa mga taong ito na tinawag niyang kaibigan. You lying bitch, sabi nito. You had been saying shit about us. Aminin mo na kasi. We have proof. Oh damn it, what kind of proof is that?
Ipakita mo para magkaalamanan tayo. Din a crumble of recording or he played saying nasty things. Pero hindi niya talaga matandaan na sinabi niya ang mga iyon. That is not me. Shut up. Alam naman ang boses mo, princess. Sumingit na ang isa pa nilang kaibigan na si Diane. Well, by believing that mukhang hindi ninyo alam, sabi niya. Everyone was gathering around them whispering things na hindi naman niya maintindihan. Wala na kaming pake. Ang mahalaga, karma is taking revenge with you. Dahil doon, sa pagka-inlove ni Atlas kay Luisa, they are a good couple. Mabait si Luisa unlike you. Si Atlas ang nag-iisang bagay na hindi kaya ng powers mo o ng pamilya mo. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga tao na nakapaligid sa kanila. This is your downfall. Umalis ka na dito. We just wanted a show, kaya ka nandito. You don't have friends anymore. Pagkatapos, ay naghiwa-hiwalay silang lahat palayo sa kanya. Hindi niya alam kung anong masamang ginawa niya na pinaparusahan siya ng ganito. She never intentionally wanted anyone hurt. Sa lahat ng mga lalaking hindi niya pinatulan, she just wanted to be honest with them. Maarte siya pero hindi naman nakakamatay ng iba ang kaartihan. She's a usual girl na medyo may sapaw at kasungitan din talaga. Pero hindi naman siya baliw na sisirain pati ang mga itinuturing niya mga kaibigan. Instead of trying to fit the floor, ay lumapit siya sa bar. Kumuha ng apat na shot ng Cuervo at sinud-sunod iyon kasama ng isang shot pa. After that at nang-iwan siya ng pera na nagmamando sa bar para wala nang masabi ang iba pa na nakiinom lang siya or whatever din she left with one mission. She needed at last. Nakarating siya sa hotel in 20 minutes. Since madaling araw na naman na, ramdam na niya ang tama ng alak sa katawan niya mula noong bumaba siya ng taxi na sinasakyan niya. Alam niyang nasa Carolina si Atlas kasi ibinalita noong isa niyang kaklose ni staff kaninang umaga. He stay in one hotel room lang talaga every time. Kaya naman gumawa talaga siya ng paraan na makakuha ng access card sa kwartong iyon. She like staying there as well as kapag wala si Atlas doon. She entered the hotel trying to look as normal as she possibly could. At pumasok na siya sa elevator na walang nakakapansin sa kanya. Baliw na siya at alam niyang alak na lang ang nagpapakilos sa kanya. Pero hindi na niya kayang pigilan pa. Her heart is broken and she wants to redeem her love. Walang ano-ano ibinuksan niya ang kwarto at sinilip si Atlas. He was sleeping soundly. Bakit hindi mo ako kayang mahalin? She said habang naghuhubad siya ng dress niya. Pati na din ang sapatos niya ay hinuhubad niya din. And out of nowhere, he had the idea to sleep beside him. Atlas is such a heavy sleeper na hindi mo lang ito nagigising. Sana ako na lang ang minahal mo. Akala ko mahal mo ako. Napapikit siya noon and the next thing she know ay nandoon na sa loob ng kwarto ang papa niya. Sobrang galit na galit dahil sa nakikita nito. She wanted to tell the truth. Pero wala na namang atang sense na tatago sa naging judgment ng papa at mama niya. Even at last was looking at her. In a way, he never did then. He suddenly offered to marry her. And then, from then on, everything became a blur. Hanggang sa ang akala niya ay mabubuo niyang puso ay mas nabasag lang. Aspin, Aspin, we're here. Naramdaman niya ang medyo mayumuyugyug sa balikat niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya sa Atlas sa harapan niya habang ginigising siya nito. Sorry, wika ni Monica at mabilis na naupo at naiunat ang mga nangangalay niyang braso. She's definitely changed a whole a lot mula doon sa Monica Aspin ng lahat 6 years ago. She's no longer entitled kasi siya na mismo ang pumutol sa dependence niya sa pera ng kanyang pamilya. She's no longer bitchy or mean, kasi mali iyon. She knew that attitude of hers needs to go. She's no longer that shallow girl. At least, feeling niya ngayon ay may katangian na naman siya. Let's go. Lahat ng gamit mo ay isusunod na lang nila sa bahay. We have to go to the hospital first. Ngumiti si Atlas at inilalayan siyang bumaba ng eroplano.
hindi niya talaga akalain na babalik siya dito. She's been planning for a long time to set at last free and divorce him. Pero hindi niya pa noon kayang kausapin ito. Maybe every time is cleared her, she'll do that. At alam niya magiging masaya nang lubusan si Atlas. Wala pang 30 minutos ay naglalakad na sila sa ospital kung saan dinala ang papa niya. Hindi niya maintindihan ang mga nararamdaman niya. Paano niya ipapaliwanag ang mga nangyari sa buhay niya? Paano niya sasabihin na hindi siya iyong dating Monica na ikakahiya nito bilang isang anak? She wanted him to forgive her para naman gumaan na kahit papaano ang loob nito at ang loob niya. Tumigil sila ng kaunti sa harapan ng pintuan sa may executive suite area ng hospital. At last opened the door and she immediately saw her father looking older than he did years ago. He was awake pero there was some kind of sadness in his eyes. Papa, sabi ni Monica bago naiiyak. Anak, ngumiti ito. Kaya naman nagmamadali si Monica na yakapin ang ama ng mahigpit. I miss you, anak. Me too, Papa. At hindi niya mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Hindi niya mapigilan na maiyak kasi sa 6 na taon na nawala siya, ay wala siyang ibang inisip kundi si Atlas at ang pamilya niya. How sure is that is there? Balita ko kay Atlas ay matatapos mo na ang research paper mo doon. Bumitaw naman siya sa ama at tiningnan ito. Anong sinasabi nito? I know you were studying there at medyo may tampo ka pa kaya hindi ka na tumatawag. You barely even emailed me but I understood. We all understood kasi you were at least pursuing something you like at di ka nagtatago sa asawa mo. Oo nga po, Ninong. Magbabakasyon lang po sana ako doon ngayon kaso nagkasakit naman kayo kaya umuwi na lang din kami. Nakangiti si Atlas noong inakbayan siya nito. Wala pa din ba kaming apo? Tanong nito. Naguguluhan lang si Monica dahil sa sinasabi ng ama. She was alone in working in the States and not living the dream in studying. She wants to tell him pero ayaw naman niyang maging rason iyon kung bakit aatakihin na naman ang kanyang ama. Wala pa din po, Ninong. Bata pa naman po kami. Nag-i-enjoy pa si Monica. I can wait. Sabi ni Atlas. Kailangan na niyang tumira ngayon. Bumalik ka na ba for good, anak? Tanong ng papa niya. Nilingon muna niya si Atlas, asking some sense from him, at nakita niyang tumango lang ito. Yes po. Yes, I'm back for. Mabuti naman, anak. Lumapit sa kanya ang mama niya at niyakap din siya. Nangulila siya sa yakap ng kanyang mama, kahit noon pa man. We miss you. Wika ng mama niya habang yakap siya nito. Namiss ko din po kayo, sabi niya sa mga magulang niya. Sinabaste at Jonas po. Nakukaaalis lang ng kapatid mo. Alam ko matutuwa silang makita ka, anak. Ngumiti lang ang ina niya bago bumaling sa asawa nito. Your papa is alright. Hindi naman major heart attack. Nakaramdam lang siya na medyo paninikip ng dibdib. Kaya dinala ko na din siya dito, wika ng mama niya. Mabuti naman po, magpagaling kayo, Ninong, ngumiti si Atlas at tumingin sa kanya. Plano na din namin na magsettle talaga ni Aspen. Ha? Sabi niya, nagulat siya sa sinabi ni Atlas. Sabi mo dito ka na sa Pilipinas, hindi ba? Sabi ni Atlas. Ha? Oo, opo, dito na po ako sa Pilipinas. Sumang-ayon na lang siya. Mamaya na lang niya kakausapin si Atlas tungkol sa sinabi nito. Mabuti naman iyon, pero aalis kami ng papa ninyo kasi ay schedule hin for a check-up sa Germany at Switzerland. Kaya baka mawala kami for at least a month. As soon as it cleared to fly out, paliwanag ng kanyang ina. Sasama po ako, sabi ni Monica. Huwag na, anak. Spend as much time here as you can with at last. Para naman masanay na kayo magkasama uli. Last, I wanted the trip sana na kami lang parang honeymoon uli. Ganon. Natatawa ang mama niya sa sinasabi nito. Pero alam niya na mas gusto ng kanyang mga magulang na makasama niya si Atlas kaysa sa mga ito. Okay po, ngumiti siya.
Sa 6 na taon na pagkawala niya ay isang yakap lang ang naging katapat ng lahat ng katahimikan niya noon sa buhay niya. At last for now, she is sure na okay na sila ng mga magulang niya. Kailan po ang alis ninyo? I will schedule your flight sa private plane para hindi na kayo sa ordinary flight. They'll be of service to you from here to Germany to Switzerland back here. At last is always a good man and he's not hard to love kasi nga mabait ito at responsible. Huwag na anak, maaabala ka pa, sabi ng papa niya, dismissing the idea. I insist ninong, malamang ay pati si na mama will want that para safe ang travel ninyo. Besides, may iba pa namang planes na pwedeng gamitin kung gamit ninyo yung isa. Anak ninyo na din po ako. Let me help, he insisted. Okay, sige. Sasabihin ko na lang sa'yo kapag cleared niya itong papa ninyo, alright? Nakangiting sabi ng mama niya. Magpahinga na muna kayo sa bahay ninyo kasi mahaba ang naging biyahe ninyo. Dito na lang po ako, sabi ni Monica. Umuwi ka na muna anak at magpahinga, okay? Sabi ng papa niya. Sige po. Ngumiti siya ng tipid sa mga magulang niya at sumunod na kay Atlas, palabas ng kwarto ng kanyang ama. Nang makalabas sila ng hospital, kung saan may naghihintay sa kanilang isang sasakyan. They just got in at tahimik lang sila habang binabaybay ng sasakyan ang familiar na daan patungo sa bahay nila ni Atlas. She never thought that he will stay in that house after she left, pero he did. Siguro ay mabuti na lang talaga si Atlas and he was putting up very good disguise para walang masabi sa kanya. Sa kanila, she had to ask Atlas about everything, kung ano ang kwentong hinabi nito tungkol sa pag-alis niya. Here we are, bumaba si Atlas at sumunod naman siya. We're home, Aspin. Wika ni Atlas.